Magandang umaga, narito na ang unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Binawi ni Jeff Tumbado ang kanyang binyag nitong Lunes tungkol sa korupsyon umano sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa kanyang affidavit of recantation, sinabi ni Tumbado na unintentional at misguided ang mga naging pahayag niya sa press conference. Dala lang daw ito ng impulse, irrational thinking at poor decision making. Pero nanindigan siya na mayroong mga problema sa LTFRB na dapat daw imbisigahan. Kasabay ng kanyang pagbawi, humingi ng paumanhin si Tumbado kay suspended LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa Department of Transportation at sa Office of the President. Ang ilang transport group naman, si Tumbado ang itinuturong nangikil umano sa kanila. Pinag-aaralan na ng mga abogado ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang posibleng isang pangkaso kay Tumbado, pati na rin kay Mar Valbuena ng grupong manibela na kasama ni Tumbado sa presscon nitong Lunes. Nakausap na rin daw ni Bautista si Tumbado. Sinabi niya na wala siyang sinasabi na ako ay involved sa katiwalian. Wala rin daw siyang sinabi na involved ang Malacañang at mga congressmen sa katiwalian na ito. Yun ang sinabi niya sa akin. At ito daw ay gawa-gawaan lang daw ni Mar Valbuena. Posible akong mag-file ng kaso against him, no? Dahil napakagrabe ng kanyang accusation, walang basihan, no? Walang ebidensya, no? Kanina po? Kay Mar Valbuena. Bakit hindi nila kausapin din yung whistleblower? At bakit kami ang pinag-iinitan niya? Bagay naman ang reklamo si Valbuena sa PNPCIDG dahil sa umano'y pagbabanta at pananakot ni Bautista. Si Guadis naman pinagpapaliwanag ng DOTR. Ngayon linggo raw, maglalabas ng desisyon ang DOTR tungkol kay Guadis. Samantala, sa nagpapatuloy ng giyera sa pagitan ng Hamas Group at Israeli Forces, patuloy na naiipit ang libu-libong sibilyan, kabilang po riyan ang maraming mga Pilipino. Kaugnay niyan, makakausap natin ngayong umaga, Palestinian Ambassador to the Philippines, Saleh Mohammad. Ambassador, good morning. Good morning, Ivan. Ambassador, there are Filipinos living in the Gaza Strip and some of them, according to our Department of Foreign Affairs, have requested repatriation. Is there a way to get them out safely? Thank you very much for asking this question. Yes, I read the statement by DFA and I read also the arrangement made there through the Philippine Embassy in Amman, which covers Palestine, including Gaza. There are 137 Filipinos living in Gaza. They are just like us, living as also Palestinians. They are married to Palestinian citizens with their children. We can coordinate in our best ways to see if they want to be repatriated individually or group. This needs a collective work, actually, a collective effort between us, the Philippine government, also the government of Israel, and also the government of Egypt. Yes, but realistically, Ambassador, given the current situation now in the Gaza Strip, is it at all possible to get them out safely? Unfortunately, you are a media man, Mr. Ivan, and you know you see the scenes of destructions, resulting from the Israeli warplanes, war machines are really tragic and terrifying. People, there is no safe place left in Gaza. Gaza is a very small and tiny strip of land with the most densely populated area on Earth. Right. More than 2 million people, most of them are refugees, are living there. So I'm not sure that safety is really, but I believe that what is applicable to all, people, including Palestinians, Filipinos, and other foreign nationals, we have the same faith. It's very unfortunate that this war has gone mad. The message of right to the state of Israel to defend itself has wrongly read. You understand me? Yeah. And they just they have been unleashed, madly unleashed. Right. And you see the number of casualties among the civilians. Are uncountable. They are actually rising by minutes. So right. This is the real situation on the ground right now. Beside, it's fully besieged from all borders, sea,
land and air. So Ambassador, you mentioned there are 2 million people in the Gaza Strip where food, water, and other supplies for the people have been cut off. How are they coping, and how will they survive? I really don't know. We just pray that they can manage to survive. You know, I mean, this question should be actually asked to the Israeli ambassador, how we can justify that. Right. And to Israel, you know, to Israel. I mean, are there talks for at least a humanitarian corridor? How can they leave more than two people without water, drinking water, without food, without medical supplies? You know, I mean, this is just like, you know, a massacre. Genocide is taking place on the ground. Right. And against civilian and unarmed civilian population. Are there talks, Ambassador, for at least a humanitarian corridor to bring in at least, yeah, food, water, basic necessities? Not yet. We are trying through United Nations. So far, nobody could succeed through international mediators. Israel, the occupying power, are insisting that the full closure of Gaza Strip. Gaza Strip, by the way, is just 41 kilometers long and less than 15 kilometers wide, you know. So can you imagine this amount of ammunition dropped over Gaza? Right. So, yeah. That's indeed unfortunate, Ambassador, and our hearts go out for all the civilian casualties in Palestine. And as you said, they're increasing by the minute. We all pray that the violence will end soon. What is your appeal to the international community? Thank you so much. My appeal to the international community, including international world leaders who gave a wrong message to Israel in the beginning, just on Saturday and Sunday, that they understand the right and they support the right of Israel to defend itself. Yes, okay, they were right. But see, the wrongly read message resulted in a massacre, in a genocide. You know, this is just like a hidden agenda. It's a cleaning ethnic cleansing of the Palestinian people from Gaza. So please review this message. Look at those people who are getting killed. They are innocent people. So far, we don't know about the militants, but we know that more than 1,300 civilian innocents killed, apart from more than 5,000, you know, so far injured. Beside the bank of targets with the Israeli military are all civilians, as you see from the live cable coming from Gaza. Saleh Mohammed, Ambassador of the State of Palestine to the Philippines, thank you very much, sir, for joining us this morning. Thank you very much for having me. Thank you so much. Lusot na sa komite sa Senado ang panukalang 10.7 billion peso budget ng Office of the President para sa 2024. At kasama riyan ang 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Sa Kamara naman, sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang hamon ni Dating Paulong Duterte na mag-liquidate ng mga gastusin. May unang balita si Mav Gonzalez. Bago pa man tanggalan ng Kamara ng confidential funds ang Office of the Vice President at apat pang kagawaran, mainit na ang diskusyon kaugnay nito. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dinepensahan ng anak na si Vice President Sara Duterte. Ipinakita raw sa kanya ni VP Sara ang plano sa pondo. Ayon sa dating Pangulo, pinayuhan niya ang bise na gamitin ito sa NEI-PMT at i-require ang ROTC. Payo raw niya sa anak, diretsuhin nang ang Intel Fund ay para ihanda ang mga utak ng Pilipino sa insurgency o paghihimagsik. Pero hindi niya idinetalye kung paano yan gagawin batay sa planong nakita raw ng dating Pangulo. Kasabay ng pagtatanggol sa anak, naghamon ng liquidation ang dating Pangulo. Liquidation daw para magkaalaman na ang pinakabulok na institusyon sa bansa ay ang Kongreso dahil wala umanong limit ang paggamit ng pork barrel funds ayon sa nakatatandang Duterte. Sabay banggit niya kay House Speaker Martin Romualdez na binubusog umano ang mga kongresista. Dapat daw ipa-audit ang mga ginastos ng Kamara dahil tatakbo raw sa pagkapangulo ang Speaker. Pati Office of the President, tinanong niya kung magkano ang ginagasta. Sagot naman ni House Speaker Martin Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Wala rin daw confidential o intelligence fund ang Kamara ayon sa Secretary General ng Kamara.
Regular din daw ino-audit ang gastusin nito at laging bukas sa Commission on Audit. Base raw sa COA report noong October 2, walang disallowances, notice of suspension o notice of charge ang Kamara, kaya pasado ito sa audit. Ang Senado naman, binigyang diin na wala silang confidential funds ngayong taon. Ang meron, ayon sa Senate Secretary, ay extraordinary and miscellaneous expenses na ginagamit para sa mga meeting, seminar at iba pang aktibidad ng Senado. Sabi pa ng Senate Committee on Finance, ino-audit din ito ng COA. At bagamat nagkaroon aniya ng alokasyong confidential funds sa mga nakaraang liderato ng Senado, hindi naman daw ginastos ang mga ito at ibinalik sa kaban ng bayan. And since Senate President Soto, hindi niya ginamit. So siguro standby lang. Gusto nila may standby sila pero hindi nila nakita yung pangangailangan. Pwede naman yun. Iginiit din ng komite sa Senado na hindi pa done deal o tiyak ang plano ng Kamara na ilipat ang inilaang mahigit 1 bilyong pisong confident intel fund ng civilian agencies sa mga ahensya at programa para maprotektahan ng West Philippine Sea. Ang isang senador, tinutulan ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ng Department of Information and Communications Technology dahil kailangan anya ito kontra cybercrimes. Gusto ring bigyan ng isang senador ng confi at intel funds ang NBI Cybercrime Division. Kusa ng sinabi ng Office of the Ombudsman na ibaba sa 1 million pesos mula sa panukalang 51 million ang confidential funds nila para sa 2024. Nauna na rin nagsabi ang Office of the Solicitor General, Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na hindi nila kailangan ng confidential funds. Mabilis namang lumusot sa komite ng Senado ang panukalang 10.7 billion peso 2024 budget ng Office of the President. Meron doong 4.56 billion pesos na confidential at intelligence funds. Yan ay kahit nauna nang tumutol ang Senate Minority Leader dahil sibilyang ahensya ang Office of the President at dapat daw hayaan na ang pangangalap ng intel sa mga espesyalista. Paliwanag ng Committee on Finance. Gusto ba na pilayan yung Presidente? Di ba? Kung sinabi niyang kailangan yan. You know, there are many things na even me as a senator, hindi ko alam yung alam kasi presidente lang nakaka-receive ng intelligence. Eh, diba? Siya lang nakakaalam. Meron siyang alam na hindi natin alam. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Imbisigahan ng PNP Highway Patrol Group ang umano'y pag-escort ng ilang pulis sa mga POGO operators. Bunso dito ng pahayag ni dating Senador Ping Lacson sa kanyang social media account. Sabi ni Lacson, maaaring itong dahilan kung bakit marami ang nakakadaan pa rin mga mamahaling sasakyan kahit mabigat ang trapiko. Apila ng HPG sa publiko, i-report sa kanila ang mga makikitang pulis na nag-e-escort. Bahari rin matukoy kung lehitimo ang pag-e-escort kapag nakuha ang numero ng motorsiklo. Inula ng malakas at binaha ang ilang probinsya. Sa Barangay Marber, Bansalan, Davao del Sur, bumigay ang isang bahagi ng pundasyon ng tulay nang rumaragasa ang tubig sa ilog kasunod ng malakas na ulan. Wala namang iniulat na nasaktan. 5 barangay ang apektado ng baharoon. Ang ilang estudyante naman nagtulungan para isalba ang isang motorsiklong natrap sa baha. Matagumpay naman nilang naitawid ang motor. Maaga naman pinauwi. Ang mga estudyante sa Makilala, Cotabato kahapon, dahil sa masamang panahon, isang tulay ang nasira dulot ng pagragasa ng tubig sa ilog. May pagbaha rin sa ilang bahagi ng Iloilo. Mahigit 200 pamilya ang inilikas. Ang pag-uulan sa Mindanao at Iloilo ay epekto ng low pressure area ayon sa PAGASA. Sa gitna po ng nangyayaring giyera, bubuo ng emergency government ng Israel. Yan ang napagkasunduan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Defense Chief at Centrist Opposition Leader Benny Gantz. Kabilang sa War Cabinet, ang dalawang opisyal at ang Defense Minister ng Israel. Samantala, nakikipag-ugnay ng Egypt sa Amerika at sa iba pang bansa para sa pagpapadala ng tulong sa Gaza Strip. Kulang na kasi ang supply ng tubig at pagkain doon. Noong Lunes, inanunsyo ng Israel ang total blockade o pagbabawal ang pagpadala ng pagkain, medical supplies, produktong petrolyo at supply ng kuryente sa Gaza Strip. Hashtag career goals pa rin ang season actor na si Gabby Concepcion. Busy sa paghahanda ang Kapuso actor para sa grand reunion concert nila ni Sharon Cuneta na Dear Heart.
Extra special daw ito dahil makakasama nila ang anak nilang si Casey. Mag-world premiere naman sa November ang bagong GMA Afternoon Prime seryeng Stolen Life na pag-ibidahan ni Gabby kasama sina Carla Belliana at Beauty Gonzalez. Non-stop din ang pagsuporta ni Gabby sa Gabay Guru Foundation na tumutulong sa mga teachers sa Pilipinas. Malapit to sa puso ni Gabby dahil teacher din ang namayapa niyang ina. Malapit na pagpapatupad ng PUV Modernization Program at may hiling ang ilang driver tungkol dyan. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Eva, magandang umaga. Habang may kinakaharap na sitwasyon itong LTFRB, kaugnay ng umano'y korupsyon sa kanilang ahensya, may isa pa silang mandato na kailangan matugunan bago matapos ang taon, ang modernization program ng mga jeepney. Bago dumating ang 2024, kailangan ipatupad ng LTFRB, ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa December 31, 2023, ang palugit ng pamahalaan para makapag-comply o maging miyembro ng mga kooperatiba o korporasyon ang mga pampublikong sasakyan. Pero kung ang grupo ng mga jeepney drivers sa Tayuman Tondo ang tatanungin, wag na raw sana ito matuloy. Masayaw ng mas marami. Kasi mahal nga daw yung bagong modern kesa sa mga luma. Bagong, bilis masira eh. Yung mga ganito, matitibay eh. Kabilang sa mga pangamba nila, mawawala ang nakagisnang boundary system at magiging plakado sa 8 oras ang working hours ng mga tsuper. Kapalit niyan dapat ang siguradong sweldo kada buwan. Hindi rin sangayon sa PUV modernization si Woody Calyonco na tinadaan daw sa sipag ang pamamasada para madagdagan ang kita. Ako, gusto ko yung matuloyin. Kasi mahirapan kami. Sahod lang kami din. Sa ilalim ng programa, kailangan compliant ang makina sa Euro 4 at Philippine National Standards. Pwede rin LPG-powered, electric o hybrid. Dapat din may GPS, automated fare collection system at CCTV. Kapag mahigit 15 taon na ang sasakyan, hindi na rin ito maaaring iparehistro. Convenience at safety ang prioridad ng programang ito ayon sa LTFRB, lalo at masusolusyonan nito ang polusyon. Pero sabi ng mga driver, bago ang mga ito, ayusin muna ng mga kinauukulan ang mga alegasyon ng lagayan sa ruta. May issue na nga raw, masasagasaan pa ang hanap buhay nila sa mga bagong patakaran. Mahirap yun sa mga driver na katulad namin. Lalo na yung mga operator na umaasa lang sa ganyang, sa gantong sasakyan. Pero mo, kung bibili ka ng modern, imbis na sa'yo na boundary, iba boundary mo pa rin. Ivan, taong 2017 nang inilunsad itong Public Utility Vehicle Modernization Program. Panawagan ng isang mambabatas, palawigin yung deadline sa gitna ng kanilang kinakaharap ngayon ng kontrobersya. At wala pang reaksyon dito ang LTFRB. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Kilo-kilong karne ng baboy na walang kaukulang papeles na nakumpiska sa Quezon City. At may unang balita live. James Agusti. James! Van, good morning. Mahigit sa 60 kilo ng umano'y hot meat na ibinebenta sa isang talipapa ang nakumpiska nga ng mga otoridad dito sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Nakalatag na sa 1 peso sa talipapa sa barangay Bagong Silangan ng mga ibebentang karneng baboy nang maabutan ng mga tauhan ng Quezon City Veterinary Department ngayong umaga. Ang ibang karne nasa bayong pa at ilalabas pa lang. Walang maipakitang meat inspection certificate ang nagtitinda, kaya kinumpiska ang mga karne na aabot sa 65 kilos. May mga indikasyon din daw na hindi galing sa slaughterhouse ang karne, kaya itinuturing itong hot meat. Walang tatak ng inspeksyon, walang kasamang meat inspection certificate, at napakadumi ng baboy. So hindi talaga galing sa isang lehitimo na katayan. Ilang linggo na raw minamanmanan ng QC Vet ang pwesto matapos makatanggap ng reklamo. Ang sumbong sa kanya, nagkakatay-bahay yan. Sa likod ng, meron siyang lote dito sa Bagong Silangan kung saan siya nagkakatay. At dito niya dinadala yung kinakatay niya. Pagka the ordinary days ay two heads ng baboy. Pagka Sabado-Linggo, nakakaapat. Paliwanag na nagtitinda, 3 buwan pa lang siya nagbebenta ng baboy at hinahango lang niya ito sa palengke. Wala akong sapat na kaalaman doon sa sinasabi nyo. Ang akin lang, kung yun yung requirements, pwede naman po yun. Hihingi po ako sa kanya. Paalala ng mga otoridad, delikado sa kalusugan ng consumer na makakain ng hot meat. Madalas daw na dumarami ang iligal na nagkakatay ng baboy tuwing magpapasko dahil sa taas ng demand. Food poisoning, sasakitan tiyan mo, magtatay ka,
nakakamatay pa. Kapag bibili ng karne, lagi nilang titignan yung inspection certificate kung ito ba'y nanggaling sa lehitimong katayan. Maharap ang tindero sa mga reklamong paglabag sa Quezon City Veterinary Code at Meat Inspection Code of the Philippines. Samantala, Ivan, isa pa sa mga paalala ng mga otoridad ay magduda na raw talaga yung mga mamimili kapag wala silang nakita na meat inspection certificate dun sa mga pwesto, lalo na sa mga palengke, dahil posible daw na hindi dumaan sa tamang proseso ng inspeksyon yung ibinebentang karning baboy. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.